Ricardo, ito po, pakipayarin Sir Desus. Eh, salamat ha. Alis na ako. Getting sick every day. Eh, mabuti nga sa kanya yun. Anak, please. Nahihirapan ang daddy mo. Maawa ka naman. Mom, there's nothing that hurts more than what he did to me. I don't want him to control my life anymore. Erica, please. Iba't ibang kulay ng buhay. Lahat uhaw o gutom sa iba't ibang paraan. Siguro, hindi na silang marunong magbigay o tumanggap. Kailangan ko siguro silang pakainin, busugin, baka sa sila maubusan. Tama, sama-sama naman sila sa apartment building ko. Kasama na yung taga-walis na nakatira sa baba.
John? Pakibigay na lang ito sa kanila, ha? Sige, pabigay ko na lang pumamaya paglabas ko. Sige. Salamat nga pala sa tubig, ha? Wala pa nga naman. Ano? Pwede ka ba mamaya? May invitation galing kay Mr. De Jesus, yung may-ari ng building. Sige. Nakakaya naman kung di tayo pupunta. Wait, kailangan maaga ka. 7 ang dinner. Basta 6:30 nandyan na ako. Saan ka ba ngayon? Saan pa? Di na sa opisina. Oh, sige na. Dami ka pang gagawin eh. Sige. Mamaya na lang. Okay, okay. Bye. Po sa inyo lahat. Natutuwa po si Mr. De Jesus at nakapunta kaya sa isang munting imbitasyon. Kung hindi niyo po na itatanong si Mr. De Jesus ay isang dating marketing at commercial consultant ng isang malaking kumpanya. Kaya naitayo niya at naipunda ang isang apartment na tinitira niyo ngayon. Kasama na po ang malaking bahay na ito. Kasabay po nito, dati rin siyang isang NGO officer na tumutulong sa mga mahihirap nating kababayan. At ako po ay isang produkto ng kanyang lubos na pagmamahal sa kapwa.
Simula nang mamatay ang aking mga magulang, kinupkup na po ako ni Mr. De Jesus at itinuring na parang isang tunay na anak. Medyo may katandaan na nga po si Mr. De Jesus. Kaya matagal-tagal na rin siyang hindi nakakatulong sa mga taong mahirap. Pasensya na po kayo. Nahuli ako. Bukas kasi yung pinto, kaya tumuloy na ako. Ayos lang yung babs. Sige, mapo ka na. Kaya nga po na nasabi ko, medyo may katandaan na si Mr. De Jesus, kaya medyo matagal-tagal na rin siyang hindi nakapagsilbi sa mga taong nangangailangan. Kaya nga minarapat niya na bago mala siya pumanaw, mapagsilbihan niya ang ibang tao sa pamamagitan ng isang simpleng hapunang ito. Pero hindi po ito isang basta-basta simpleng hapunan lang. Nais po sana ipadana sa inyo ni Mr. De Jesus ang isang kakaibang paraan sa pagsasalo-salo. Kakaibang paraan nga. Eh bakit anim lang ang upuan? Paano kayo ni Mr. De Jesus? Hindi po kami sasabay sa inyo ni Mr. De Jesus. Nais niya pong kayo lang ang makaranas ng simpleng hapunang ito. Ganun pa man, nandito lang ako para siguraduhin na wala ni isa man sa inyo ang lalabag sa mga rules. Kakain lang kami, may rules pa. Ito po ang tinatawag na monk's meal. Dalawa lang naman po ang rules natin ngayon. Una, bawal magsalita habang may kumakain pang iba. Ikalawa po, hindi nyo pwedeng pagsilbihan ang sarili ninyo. Sa halip, kailangan hintayin mong isa sa mga kasalo mo ang magsilbi sa'yo. So, bawal kayong mag-usap-usap? Oo, pero sa tingin ko hindi rin magiging ganun kahirap yon para sa inyo dahil hindi rin naman kayo talaga nag-uusap-usap eh, di ba? Kung meron po sa inyo na hindi po komportable sa mga gustong mangyari ni Mr. De Jesus, malaya po kayong makakabalik sa inyong mga kwarto. Sige po, simulan na po natin.
Ersisyo mo ah. Ilang araw na kita nakikita dito, tumatakbo at nagja-jogging ah. Siyempre naman po, baka magsisi pa ako sa huli. Sige po, malayo-layo pa tatakbihin ko. Ricardo, galingan niyo yung pagmamalis niyo ah. Siyempre naman, expert yata ako dito. Shhh! Hindi ka maaga. Bakit? Uy, ka maaga. But of course. Magandang Ricardo. Maganda gising niyo, ah. Oo nga, huwe, sobra. Ingat po kayo. Magandang umaga naman. Kamusta kita? Wala nga ho eh. Nakakabwisit. Ilang gabi na. Isa lang ang ibig sabihin yan, Maria. Ano po yun? Magbago ka na ng hanap buhay. Wala ka namang mapapala dyan eh. Siguro nga ho. Siguro nga. Matutulog po muna ako. Aba sis! Sanang rampage mo? Aba, dala mo yata ang buong kwarto mo ah. Magki-caregiver ka na ba abroad? Baka pwede mo ko i-join sa racket na yan. O kaya ihanap mo ako ng fiancé doon. Lokano ka. Uwi muna ako sa amin. Sarap kasi daddy ko. Ay, oh. Gusto na nga pagtrabaho. Ba nga ako booking eh. Ilang gabi na. Hindi ko nga alam kung bakit. Diba sabi mo may opening doon sa pinagtatrabahuan mo? Eh, kasi nagbabalak na akong magbalik ng career. Mag-apply kaya ako doon? Ikaw eh, no, isang araw ko pa sinasabi sa'yo yun eh. Basta, ihanda mo resume mo at i-refer kita. O sige, mauna na ako, baka matraffic pa ako eh. Oh, aasahan kong tulong mo ha, thank you. Galingan mo yung pagki-caregiver mo sa tatay mo ha, ingat ka sa biyahe. Ako naman aakyat na aakyat para mag-beauty rest. Para pagbalik mo, ready na ang lola mo sa career move. O diba? Oh, babush! O sige, bye-bye. Ingat! Mang Ricardo, una na din po ako. Mag-ingat po kayo sa pagwawalis. Pagdasal niyo ho daddy ko ha. Jessica, mag-iingat ka. At huwag ka magkalala. Pagdarasal ko siya. Gagaling din yun. Huwag nakita ka. Sana nga po. Sige po, maun na po ako. Sige. Ingat. Tay! Pasok na po ako. Asya, sige. Mag-ingat ka, ha? Wala pala. Baon mo. Tay, salamat po. Una na po ako. Isa,
ang araw na naman ang haharapin namin. Alam ko marami pang problema ang dadaanan namin lahat. Hindi na mahalaga ang pera. O anumang bagay na meron tayo. Ang mahalaga, busog lagi tayo sa pagmamahal.